consumers natin na today conscious yung mga sa mga buying centers because nagkakasabay-sabay. So, isang paraan para maano natin yan is to have more cut-offs. So iba-iba po ang cut-off ng bawat barangay. Paano yung po sila per district? Instead of originally having 2, naging 7. So ilang days po ang nadagdag ngayong January nito kung bakit lumaki yung bill? Instead, before po is 25 days lang ang ating pinipigod. Ano po? Ngayon po ay ilang days? Nag-range siya ng mga around 36 to around 45. So iba-iba po bawat district? So meron 35 days lang, meron 40 days. Ipinakita naman ni Councilor Lori Bel Tanyag at Councilor Chi Balbuena ang computation ng water bill na nagsisimula sa minimum charge at 321 pesos para sa 0 to 10 cubic meters na konsumo, 63.60 per cubic meter para sa 11 to 20 cubic meters na konsumo, 67.30 per cubic meter para sa 21 to 30 cubic meters na nakonsumo, 71.60 per cubic meter para sa 31 to 40 cubic meters na nakonsumo, 76.50 per cubic meter para sa 41 to 50 cubic meters na nakonsumo, at 84.10 per cubic meter para sa mahigit na 50 cubic meters na konsumo. Dahil lumabang araw ng billing, tumaas rin ang konsumo na nagresulta sa mas mataas ring bayarin ng mga consumers. Inwestiyon rin ni Councilor Tanyag ang anong ikawala ng notice ng CWC, ngunit ayon naman kay GM Karenseha, may notification sila bagong implementasyon ng bagong sistema ng billing, at tiniyak nito na pinag-aralan na nila ang naging problema at magkakaroon umano ng adjustment kung kinakailangan. Hindi mo naman lang po kayong notify na kahit sino sa amin na minimal lang po nakitatak sa likod ng inyong resibo. So una po, hindi kayo prepared. Nag-implement po kayo na hindi nyo pinag-aralan at nanihin po kayo na hindi naman ako pinag-print. Eh kahit po simpleng ako unang tingin ko ba lang kita ko na agad kung ano ang mali. Ano po, ito hindi po ba ninyo napag-aralan. Kaya po ito ay nag-cause ng ganitong kalaking issue dito po sa Calapan. Prior to the implementation, November, November, nag-SM sa mga radio station, sinabi natin na magkakaroon ng bank cut-offs. Opo, pero yung manner po ng competition niya, tsaka may in-effect, kung bakit nalaking tubig, hindi niyo po ito napag-aralan na ho yun. It's just that sa ngayon talaga. Napag-aralan po after na nung mag-react lang ako. Kasi, nang lang nabanggit ng mga tao rin, kumbaga, alam na rin namin na ito mga, yung mga magiging effect because nagkaroon nga, matatamaan siya sa mas mataas na bracket. Opo, natama ka sa mas mataas na bracket, mamahal talaga yung tubig. O, samantala ko nagsimula ka ulit sa 0 to 10, pabalik ka ulit sa mula, So, isa sa mga safeguard na ilan ng companies, after doing so, because we have to, we have to do this, itong isang buwan na ito, para ma-implement ka natin itong rover, we would be automatically at reviewing nga yung mga, and we would have to adjust if needed. Kumbaga, kung ano yung naging, ano yung naging over sa normal consumption, we would make adjustments. Sa mga taxi-dating examens. Definitely, ay meron po yung adjustment. Kami po yung umaasa na, dahil dito pa lang po, pangitang-pangita na tayo na meron ganong pagkakamali. Binigyan din ni Councilor Eric Capasan na dapat ipaliwanag ng Calapan Water sa mga tao ang nangyari upang maging malinaw sa mga sistema ng paniningil nila ang mga consumers. I would appeal to you, to your company, that perhaps you could, in the light that you will find out, that there was really a problem with respect to the computation. Perhaps I would appeal to you na sana naman ipaliwanag niyo po ng ayos sa ating mga kababayan. Kasi everyone needs to be informed. Kaya po tayo nagkakaproblema ng ganito ay perhaps hindi po lahat nakakaalam po ano ba yung nangyari. Samantala, maliban sa water bill, kinuwestiyon rin ng mga kasapi ng SP ang water rate increase na inaprubahan ng National Water Resources Board noong 2010 at ang kakulangan ng supply ng tubig.
bagamat po ito ay approved ng WRB, ay malimit po tayo na aapila sa kanila na huwag po nilang gamit. Ito na nga po, yung nga pong first trans nila ng English, eh, medyo katanggap-tanggap pa. Pero ito pong second trans of English nila, ay malaki po ang naging epekto, particular po sa ating mga maliliit na mamaya dito sa lungsod ng Kalapan. Ang dami ko rin po napapakinggan, lalo po sa mga ibang lugar, lumang bayan, ako po, Ilayan, ay malimitin po ay hirap sa tubig. At po ganun, ang supply nila ay talagang pangisang pag sa umaga, talagang halos ko ng tulo, talaga pong nabigay ko na sila sa gabi para sa umaga, ay may tubig sila. Kanimitan po sa ibang lugar, hindi ko alam sa tunyal, sinasabi ko sa amin, sa Masipi, wala akong problema, pero ang dami ko pa nakakausap sa ibang lugar na problema ang tubig. Ang mahal mga sa ika na binabayaran ng tubig, wala namang tubig na sufficient na tubig para tumutulo sa aming bahay. Meron po kami dalawang federal application na tinututulan naman ang barangay sa barangay Bayanan. Kung ito pong ating dalawang well method na baka ang data, ay siguro yung problema na kakulangan ng tubig dun sa ibang barangay sa malulunasan po. Pagkat sa ngayon po, di lima ang aming production well. Sa ngayon po, kinukulan na nga tayo. Maraming na magreklamo eh. Kaya nga we are appealing at sana pagbigyan na yung ating application for two additional wells eh. Kasi nga, kulang na. Muli namang inungkat ang paggamit ng surface water bilang alternatibong pagkukunan ng tubig, ngunit ayon sa CWC, malabo pa ito sa ngayon. Sabi nyo sa akin noon, sa amin noon, is meron kayong pag-aaral na gagawin about sa surface water. Kasi later on, narating din po tayo, sabi sa inyo, may saturation point yan, natarating din pa noon na di na rin maaari din ang ating deep well. So, meron na po pang ginawang pag-aaral o program ang inyong busy ngayon. Meron na kami na simulang pag-aaral. Yung naging resulta is medyo mataas yung investment. Kaya unless meron ang full number of customers up, hindi magiging viable for now. Yung pag-aaral sa surface water, ay sa ngayon po hindi pa natin kaya. Ay kailangan po natin maraming consumers, siguro mga 25,000. Kasi kung hindi po natin mula pa tayo sa 25,000, sa present condition where we have only 10,000 consumers, ay baka po umabot sa 100 pesos per cubic ang tubig. Lalo pong maaangal, mag-complain ang ating mga consumers. Pag you are on that road, na kung sakaling ma-justify na ang dami ng consumers, we are considering the putting up cabinet the surface water ng buhay. Sa huli pawang umapila naman ng konsiderasyon sa Kalapan Water, ang mga kasapi ng sanggunian sa pangungunan ni Vice Mayor Bongbrucal, kung saan hiniling nila na ibalik na sa dati ang billing duration upang hindi na lubang mabigatan ang mga consumers. Tampok kayo pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interest. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interest. At 23 to 33 days, 3% lang ang interest. May automatic text pa sila sa mga customer para ma-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. Thank you.
For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Nagaanap pa kayo ng panregalo sa inyong mga minamahal na nagpapadama ng tamis ng inyong pag-ibig ngayong Valentine's Day? Sa isang big shop sa lungsod, mabibili ang iba't ibang klase ng matatamis na pagkain tulad ng cake at chocolate na pasok sa budget ng mga nagtitipid. May mga red chocolates at crinkles na mabibili mula sa 15 hanggang 20 pesos kada piraso. Mayroon na rin Black Forest cupcake na nagkakalaga ng 50 pesos. At chocolate mousse sa 65 pesos naman ang presyo. Mabibili naman sa halagang 75 pesos ang 6 na piraso ng brownies na may mga mensahe ng pag-ibig. Habang ang Yema Delight ay 50 pesos bawat isa at 250 pesos naman ang 6 na piraso. Sa cake naman, ang half roll ay 170 pesos, 300 pesos ang dulce de leche, habang ang Black Forest ay 595 pesos. May chocolate mousse rin na 350 hanggang 550 pesos, habang ang may sugar icing ay 250 pesos pataas. Depende sa laki at maaari rin magpalagay ng personal dedication ang magre-regalo. Ayon sa may-ari ng bake shop, mas marami ang bumibili ng mga tulad nito sa mismong araw ng mga puso kumpara sa mga nagpapareserve ilang araw bago ang Valentine's Day. Sa madalo, maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itype lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyo mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tamanofvision.net, ang official website ng Tamar of Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray, nag-iiwas sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Kaya po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybayan.